What's up mga ka-metal? May nagtanong sa YouTube channel natin na paano daw bang mag-umpisa bilang welder from zero experience. Madali lang ang unang gagawin natin. Tayo ay mag-aaral siyempre ng welding. At saan tayo mag-aaral? Pwede tayo mag-aaral niyan sa TESDA. Personally, ako ay nag-start noong 2009. Yun ay panahon pa ni Gloria. Yun ay scholarship at ikaw pa ang babayaran noon, may allowance kayo na magtatagal ng 6 months yung basic welding, yung tinatawag na ISMAU NC2. And then kung gusto mo namang mag-proceed sa kasunod na welding course, yung mga MIG welding, yung mga automatic na welding na, semi-automatic welding. Pwede ka magtuloy doon, pero dun sa certificate mo na ISMAU NC2, pwede ka na doon makakuha ng trabaho. Yun ang ginawa ko. Pagkatapos ko ng ISMAU NC2, by the way, yun ay yung stick, yung rod, welding rod na ginagamit sa mga talyer, yun ang SMAU na tinatawag. And then nag-apply ako noon sa shipyard pagkatapos ng graduation. And then natanggap naman ako. Mga barko yun, mga ginagawa doon sa shipyard sa Keppel, Batangas. At hindi ako sinuwerte doon kasi laging delay yung pasahod ng contractor. Kasi subcontractor lang yung napasukan ko. So 3 months lang, umalis na ako doon. And then, nagpunta akong Laguna. By the way, sa Batangas yung Keppel, Batangas na yun. And then, sa Laguna, nakapasok ako sa mga auto parts. Ayan, mga auto parts yung kasunod kong pinasukan. Pero wala akong alam noon sa mga MIG, sa GMAW, wala akong alam noon. Yung unang trade test ko nga noon, butas-butas eh. Pero sa awa naman ng Diyos, nakapasok ako at doon na ako natuto na mag-welding gamit ang GMAW o MIG welding. And then after noon, naka 1 year and 3 months siguro ako noon, yun, nagdire-diretso na yung experience ko na MIG welder sa mga Japanese company dyan sa Laguna. Halos mga Japanese company yung napasukan ko. Ang isang company na napasukan ko dyan sa Laguna ay yung Imasen Manufacturing, na gawaan naman siya ng car seat adjuster and recliner, yung mga upuan ng sasakyan. And then Sun Logistics, ano naman doon na mga metal na paleta, mga bakal na paleta na sakayan ng transmission, na ang customer naman namin noon ay Toyota Auto Parts. And then after noon, nakapagtrabaho din ako sa MPC, Middle B Philippines, na gawa naman siya ng mga kitchen utensils, yung mga fryer, yung mga countertop na mga stainless, na doon naman ako natuto ng TIG welding. And then naka 4 months ako doon at naisipan ko na mag-apply pa Japan. And sa kabutihan palad ay natanggap naman ako for the first time kong nag-apply pa Japan at natanggap naman ako. So bali ang experience ko na local nasa kulang 2 taon. And then after noon, naka 3 years ako sa Japan. And then yun na nga, ito, Canada na. Nung nasa Japan ako, doon ako natuto ng mahasa sa TIG, yung FCAW, GMAW. Pero ang talagang certificate ko lang ay ISMAU NC2. And then, nung nasa Japan ako, nag-testing din kami at nagkaroon ako doon ng card. License na bilang MIG welder. And then yon,
Nung pagka-uwi ko galing Japan, hindi pa agad ako nag-apply ng papuntang Canada. At ako ay nag-put up ng maliit na business, yung printing business and then photography. So hindi ganun kaganda yung kitaan. May pera pero syempre nasanay tayo sa medyo mataas na kitaan sa Japan. So nag-decide ako na mag-apply uli pa Canada. And luckily, first time uli. Unang apply ko, na-select din na mag-agad ako. At yun. Ang na-share ko sa inyo, paano maging welder from zero experience ay sariling experience ko yun. Maaring maraming ibang mga welder dyan na iba yung landas na napagdaanan kesa sa akin. So, itong i-share ko sa inyo ay purely based on my experience. Kung gusto niyo tahakin yun, nasa sa inyo yun. Kung hindi naman, nasa sa inyo yun. Basta yun ay sariling experience ko na napagdaanan. Yun lang mga kabakal, and maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye!